Mayong adlaw dai mga kaplum din no. Kini dai si probinsyanong Dibay-Dibay. Maghatag ako kaninyo karon og update sa naitabo diri karon sa balay sa atoang mga fish pan mga kaplum di. As you can see mga kaplum di, Tagalogo na to no. Ayon sa nakikita nyo mga kaplum di, ang nakas-nakas ng tubig dahil yan sa malakas na ulan na nangyayari nitong oras na to, at saka dinadab ko na lang kasi nagsasalita ako nung nirecord ko yan kanina. Ang problema ay malakas talaga ang ulan kaya di ko naririnig yung boses ko. Hanggang ngayon nga malakas pa rin ang dinab ko na to eh, pero siguro naman maririnig niyo ang boses ko. Ito na nangyari mga kaprundi no. Yan tubig dyan galing sa atip ng ano bahay namin, sa bubong ng bahay namin na yan. Papunta yan dito, gagapang yan dyan sa trapal na yan, tapos babagsak yan sa fish pan ko na sa baba. Ang ginagawa ko, nilagyan ko ng takip doon sa ibaba. Ang problema ngayon, yung pader namin dyan sa, yung sa likod na pader, may kanal yan. Ang problema, umapaw yung tubig, pumasok dyan sa fish pan. Ayan, na siguro na natangay na yung mga goldfish fry ko dyan. Iwan ko lang kung may matitira pa dyan. No? Ayan ngayon ang nangyayari. Sa ngayon mga kaprumdi, habang nagdadab ako, lumalakas na ang ulan. Yung mga fry dyan, ganito kalaki oh. Ayan, sa nakikita nyo sa video, ganyan kalaki yung fry na yan. Ayan. Ganyan kalaki. Siguro naman, hindi naman siguro sila matangay kung hindi talaga masyadong malakas. Pero palagay ko talaga, iwan ko lang. Saka ito yung mga ano ko, walang problema dito. Saka dito, walang problema. Ang problema ko lang ngayon dito, itong tubig na to, yung iba dyan pumapasok na dun sa bahay. At hanggang ngayon, pupunta ako dun sa ano sa loob ng bahay, makikita nyo. Ayan. Ayan o, pumasok yung tubig sa loob ng bahay namin. Ayan ang nangyayari dyan. Ayan, medyo madilim kasi sa loob kasi ulan eh. Tsaka burn out ng time na yan, na namatay yung ilaw. Ayan, iwan ko lang kung wala ba akong mabiktima nitong kalamidad na to. Wala ba mga goldfish o koi na mamamatay. Pumasok yung ano yung tubig, ginawan ko na lang ng butas diyan sa iba, ilalim na yan sa may ibaba para yung tatagos na yung tubig mula rito sa ibabaw, tatagos siya dito may butas, binutasan ko sa baba. Ayan, tatagos diyan. Ngayon, ang problema ngayon niyan, iwan ko lang kung makukuha ba lahat ng tubig na yan. So dito sa awa ng Diyos, dito sa kwarto namin wala namang pumasok na ano, hindi naman napasok yung tubig. No? Kaya lang itong camera ay ayaw mag-zoom. Nilinisan ko ngayon. Ayan. Try ko hindi mag-zoom. Ayaw mag-focus. Kasi madilim kasi sa loob. Kaya siguro hindi nakikita. Pero ayan. Ayan no. Walang tubig yan. Simintado kasi yan. Siniminto ko yan. Pero mababa lang. Malaki ang chance na papasukin talaga ng tubig yan kapag lalakas pa ang ulan. Tulad ngayon. No? Lumakas na uli. Ayan. Ito sa kusina naman. Ito yung kusina namin na konti. Ayan, wala naman tubig na pumasok dyan. Dito lang talaga sa sala. Ayan. Ngayon, lalabas ako mga kaprumdi. Papakita ko rin sa inyo yung sa ano nangyari sa koi pan ko ngayon. Malamang sa malamang mamatay ang koi ko ngayon sa goldfish. Kasi, yan o, yung TV namin nasira. Lalong nasira ngayon. Labasa ng tubig. At kasi sa labas ako kanina, nung malakas ang ulan, naguhugas ako ng pinggan. Nagtaka ako ba't yung pinggan ko eh biglang ano, biglang naanod ng tubig. Ang lakas, biglang lumakas yung tubig. Ngayon, pupunta ako sa labas mga kaprumdi ano. Tingnan natin, oh dito ako naghuhugas eh. Ayan, biglang lumakas yung tubig dyan eh. Ayan yung inuhugasan ko, hindi ko natapos. Ayan, tapos itinan natin yung koi pan natin mga kaprumdi ha. Ayan yung koi natin oh. Andyan, pinasok ng tubig yan. No, lalapitan ko 'yan mamaya. Yan oh, ang tubig diyan pumasok siguro. Papakita ko mamaya doon siguro sa may ibabaw. Yan, meron pa, nandiyan pa ang mga koi oh, yan oh. Ayan, nakikita ko pa. Ano 'yan eh? 15 pirasong koi 'yan mga kaprumdi. Iwan ko lang kung andiyan pa sila lahat. Baka sumama na sa tubig yung iba. Kasi umaapaw yung tubig dyan eh kanina. Apaw talaga ang tubig. Talagang ang lakas ng ulan, umaapaw ang tubig dyan. Hindi ko ma-video kasi baka mamaya mabasa yung cellphone ko. Kaya ngayon ko lang binidyo nung medyo humupa na. At saka ngayon naman, bumalik na naman ang ulan nung nagdadab na ako mga kaprumli. Pero hindi pa ganong malakas ang tubig. Ayan.
So siguro diyan dumaan yung tubig, ituturo ko mamaya kung saan dumaan. Diyan siguro sa may filter, ibabaw ng filter na yan, saka dito sa baba, ayan, diyan siguro dumaan yung tubig. Ayan, no? At saka siguro may butas do, kasi napansin ko bumaba yung tubig pagka humupa yung ulan. Siguro may butas yung trapan na yan. Buti na lang kung may butas na ganon, kasi para safety naman siya. Bababa agad yung tubig kapag humupa na yung ano, yung ulan. So siguro mga kaprumdi, no? Ay, ipapakita ko sa inyo pala itong kapitbahay namin, nagsilabasan kasi nagbibilad sila ng palay doon sa may ano, doon sa may nahihiya akong i-video niyan eh. Ayan, no? Ayan, andun sila, andun sa may baka, sa unahan ng baka. Ayun, hindi ko lang ano, ayun, sinusun ko. Ayun, ayun sila. Ayun. Yung sila mga kaprumdi, yung ano na yan, yung tinakpan nila, tinabunan nila ng ano, trapal, yun yung binilad nila na ano, palay. Basa yun, nabasa. Kaya siguro yan lang muna mga kaprumdi, no? Maraming salamat sa pagpapanood, kaka gagawin ko muna yung mga dapat yung gawin ngayon kasi lumakas na naman uli yung ulan. Yan lang muna, papakita ko sa inyo mga kaprumdi, update na lang ako sa susunod kapag nalinis ko na lahat ng mga fish pan ko at saka sana naman nandun pa yung mga koi, sana. At saka sana hindi na uulit yung ganong kalakas ng tubig. Kasi ano, nahihirapan ako dito mga kaprumdi.